ko, no? Sabi niyo po sa akin kanina, kasi sa Futura po ako bumili sa Richie, sa Meridian or sa Bahana, no? May babayaran po ba ako kasi sa condominium may turnover fee? Dito po ba sa bahay may turnover fee? May mga babayaran po, depende po sa lugar na kinukunan niyo. Sa North po kasi, required po kasi ng local government, ng munisipyo, na magkaroon ng fire extinguisher, smoke detector, at saka emergency light. So may babayaran po tayo doon ng 6,000. 6,000 pesos sa Norte? Sa North, ito po yung Claremont, Austin, Tierra Vista. Ah, okay. Wow, magandang balita po siya. At alam po namin, kasi nung una sa Futura, dito sa South, sa Vite, Batangas, Laguna, eh wala naman tayong turnover. Sa ngayon pa, wala pa rin po sa North Laguna. Wala. Ah, okay, kasi mandato ito ng government. Hindi ito mandato ng FLI. Correct. Yung normal sa atin is wala naman tayong turnover fee. Wow, okay. Lahat naman po kayo nagbayad ng turnover fees, during the turnover, makikita niyo po naman. Nandun naman yun. Yung fire extinguisher, yung mga kasama pa rin sa binabayaran yung HOA. Ano po yung one-time HOA? One-time membership. Homeowners Association. Akala ko yung restaurant. POA pala yun. Membership fee. Homeowners Association. Membership fee. One time, ito yung initial na normally mga 500 pesos yan. Depende pa rin yan sa subdivision kung may existing HOA. Na HOA. Kung wala naman po. Wala na. Ah, wow. Ang dami information. Magandang sinasabi niyo sa amin, Miss Leia. No? So, ayun na nga po. Meron po ako na turnover na nakuha na po yung susi ng bahay. Let's say, ako po ang SPA ng kapatid ko. Nakita ko, medyo meron po ko ng bintana. Tatanggapin ko ba ang susi o hindi? Pwede nyo hindi tanggapin. Oo. Pwede rin namang hindi po. Depende na rin po sa pakikipag-usap nyo sa mag-turnover. During the turnover kasi, di ba, ang mag-a-assist sa'yo ay yung aming turnover engineers. Ah, may turnover engineers sa bawat subdivision? Bawat subdivision. Shared sila sa buong south. Project. May ganun siya. Isa lang ang okay. Assign. Tapos sa buong west, isa lang. So, saka sa Central Luzon. During the turnover, yun ang mag-a-assist sa'yo. Titingnan ko. Pa-inspect sa'yo ang bahay. Bilang ako ang SPA ng aking kapatid sa abroad, titinan ko kung may bubong, kung may ganun ba, kung may crack ba, or ano. Tapos sabi ko, okay naman po, anong gagawin ko? Pipirmahan nyo na po ang ating acceptance sheet. Acceptance. Ito po, meron po akong sample. Wow, ito na kunyari, ito na yung bibigay sa akin. Yes. Ito na over, ito po yung bibigay sa inyo, sa iyo. So, ayan, ang laman po nito ay... Wow, so ito na maratanggap ko. Dito, ayan, ito. Meron kami token. Lalagyan yung susi. Akala ko pitaka. Lalagyan yung susi. So, narito yung acceptance sheet. Ito yung pipirmahan po natin. Nakuha ko na yun. May parsing. Okay. Sige, pipirmahan ko siya. So, dalawang kopya po yan. Makikita niyo po dito sa folder na to. Wow! Ang mga kopya po ng mga dokumento, like the title. Wow! May title na agad. So, mabibigay sa atin. Filinvest na yan. Oo. Tapos, mabibigay sa atin po. Pag natapusan ka ng bayaran. So, ito yung certificate of occupancy. So hinahanap din pala kasi ito, kaya pala kinakailangan mag-apply. So, ito po yung tax declaration. Magbabayad ko ba ng tax, ako? Oo. Kayo na po ang magbabayad ng real property tax after the turnover. Kadalasan po, isang taon naman po yung every year binabayaran. Sa local government mo siya binabayaran. Okay. Municipio. So, ito yung copy ng contract to sell. Ito yung contract to sell. Para at least tunay na bumili ka kay Filinvest. At ito po yung copy natin ng deed of restrictions. Ano po deed of restrictions? Dito po nakalagay ko ano po yung mga patakaran sa loob ng subdivision. So, dapat po natin itong basahin. Dapat. Ganun po pala may deed of restrictions. Pakikita mo dyan kung gano'ng kataas ang fence. Meron siyang improvements, mga setbacks. Dito mo makikita sa deed of restrictions. Yun po siya. At meron din po dyan mga patakaran ng mga subdivision. Every subdivision, iba-iba lalo pa kami mga homeowner. Ano ba ito? Yung building height and fence structures. May mga kodkod siya. So, nandito na rin. So, ito pala is parang manual ko to. Parang bumili ako ng washing machine. Ito yung manual ko sa washing machine. Ito yung manual ko sa bahay ko. Kung gusto ko siyang pa-expand, pwede mo pang pa-expand yung bahay ko pag nabigay niyo sa akin ng susi? Pwede ka magpa-expand. Pwede? Ano bang gagawin ko sa pag-expansion? Una-una is, kailang magpaalam tayo sa subdivision administrator. Yung subdivision administrator, mamimit mo siya during the turnover. So, mag-submit ka sa kanila ng plano. Depende sa gagawin mo. Kung ito ay isang fence pa lang,
kailangan mong kumuha ng fencing permit sa munisipyo. Fencing permit sa munisipyo. Pero initially, kailangan namin ng drawing. Kailangan namin makita kung ano yung balak mong gawin. Drawing lang. Kahit ganun ka drawing lang, okay na kailangan ba ito? Pwede ng drawing. Sketch na ganun. At saka kung sa bahay naman at balak nila magpagawa ng... Expand pa second floor or pag... yung kailangan talaga na yun ng architectural design or ganun. Engineer. Okay. Pero kung mga dirty kitchen na lalagyan... Expansion lang, extension lang. Pwede na kahit drawing. Drawing. Okay po siya. Pero maano ako mag-expand kapag nabigyan na sa akin yung susi. Pag nabigay na siya yung susi. Kahit hindi ko pa siya tapos bayaran, kahit manti ako naguhulog, okay lang. Pwede. Ganda yun ah. Oo. So basta mag-go na po ako ng design, pupunta ako sa subdivision. Ano po tawag doon? Sa subdivision administration. Tapos i-approve nila kung anong plano. Ayan. Bakit minsan sabi nga nila, bakit kinakailangan ko pang sabihin sa kanila at bakit merong bond na tinatawag pag magpapagawa ako ng bahay? Kailangan po natin sabihin sa kanila para po mapangalagaan na ba to, ma-maintain natin yung theme ng subdivision, yung ganda po ng subdivision. Hindi po besta yung po ano-ano na laika ang gagawin natin. Especially dun sa mga, Futura projects natin na may mga theme, ang subdivision. Mm-hmm. Tema-tema. Like Asian, contemporary, minimalist, ganun. So pinapag, kasama po dyan yung fence. Pare-pareho po yan. Kasi more or less pare-pareho. Hindi naman chapso yan tingin. Kailangan din po natin paaprubahan ng plano para makasiguro rin po naman tayo na wala tayong magiging violation. Hindi tayo nag-over sa ating sa perimeter property line. Tapos, syempre is kung magbabakbakan ng iyong wall o ano, baka matamaan mo yung tubo o yung connection ng kuryente. So, kinakailangan talagang i-secure ito sa ating engineer or sa administration. Para makasiguro din tayo na ano, na nasa subdivision within the building code ng ating gagawin dito sa bahay. So, yun naman po pala. Napakaganda po pala ang usapan. Ma'am, ito na po. Turn over na sa akin ang bahay. Ganito po, nakatira na po ako. May homeowners association po ba akong mababayaran? Ate, ka muna, bago tayo pumunta sa ating pagtira. Pagkatapos na i-turnover ang bahay, kailangan mo ikaw ang mag-a-apply ng kuryente at tubig. Ayaw nga pala ba ito titira, hindi pa rin ang pag-arap ng kuryente, ma'am. Wala pang kuryente pala yun. Wala kuryente at yung mga bahay na tinatubig. May tubig. May tubig at may kuryente yung linya, pero siyempre, kailangan mo mag-apply sa provider para magkaroon yung bahay mo. Okay. So, paano po mag-a-apply? Ako na po mag-a-apply o kayo pong from FLI? Ikaw ang mag-a-apply. So, kasama dito yung mga requirements na gagawin, kailangan mo sa pag-a-apply ng kuryente. So, diba? Kinakanta ng titulo, occupancy permit, acceptance sheet. Ito yung mga kailangan ng Meralco. So, dadalhin mo lang sa Meralco at i-apply mo sa kuryente. So, sinasama nyo ng lahat ng mga requirements para sa pag-a-apply ko naman sa kuryente at sa tubig, hindi na ako mahihirapan kasi kompleto ng mga requirements na hinahanap nila. Correct. Naman. At kung minsan, kung depende pa din sa lugar, meron din naman kaming mga available din ng mga contractors na pwedeng maglakad ng pag-a-apply ng kuryente. Ng kuryente para sa inyo. Okay, pwede na po. So, ini-endorse niya rin po siya. At least, alam na mas mabilis. Lalo kami mga OFW. Nang hindi namin. Tiga doon. Oo. Meron daw kung nari sa Cavite, sa Meridian. Meron kaming tiyatawag na quick install doon. Na kung ikaw ay hindi tiga Cavite at ikaw ay malayo pa para hindi ka na magpabalik-balik doon sa lugar, you can avail the service ng quick installer na yun. Wow naman. For the amount of 7,500, sila lahat na installation ng kuryente. Lahat na. Kaya pa sa mga documents. Okay. So, may kuhan hassle free pala siya. Para at least kung ako nagmamadali naman at dalawang linggo lang ako dito sa Pilipinas, maaari silang magkuhan.